Sa pagkakataong ito ay makakabalitalakayan naman po natin si dating Secretary Lucille Sering, dati pong Vice Chairperson ng Climate Change Commission. Welcome po sa Balitalakayan, Sec. Hello, thank you for having me. Apo, Sec, una po, kukumasahin namin ang sitwasyon sa Surigao, no? In Siargao in particular po. Nandun ako nung isang araw, nakita ko firsthand kung grabe yung devastation na nangyari doon. Ang pinaka-hardest hit ay yung bayan ng Burgos, kung saan talaga ay nasa eastern seaboard. Ang talagang sitwasyon ngayon, kung titingnan mo, ang kakulangan ng tubig. At syempre, ang kakulangan na rin ng gasolina at fuel na kakailanganin nila para sa mga generators. Dahil sa pinsala na nangyari doon, hindi natin maasahan na babalik ang kuryente in a month or 2 months time. Miracle pag nagawa nila yan in the next few weeks. Nagpasabi naman ang mga network doon sa atin like Smart and Globe na itatry nilang ibalik ang ilang signal sa iilan ng mga lugar para lang malaman ng mga kamag-anakan kung ano ng sitwasyon nila. Kasi hanggang ngayon, dinadagsa ang aking Facebook page ng mga tanong para hanapin ang kanilang mga pamilya. Pero ang magandang balita, may mga iilan na po na mga tourist guest na nandun sa Siargao ay nailisan na kaninang umaga. Mm-hmm. So, yun ang sitwasyon natin latest as of today. Opo. Ano yung nabanggit ninyo, kailangan tubig and fuel, ano? Pero aside from that, ano pa po yung mga immediate needs na pwedeng maitulong ng mga kababayan natin dyan, especially sa mga taga, ano po, taga Siargao? Siyempre, maliban sa mga dasal, dahil kailangan pa rin namin ng patuloy, lalo na kasi pag hindi nakarating yung mga ayuda na inaasahan nila, ayon sa mga reports namin today, may mga na-receive kami na mga ilang tawag sa mga kaibigan natin na nandun sa satellite phone, which is limited. Hindi pa po nakakarating sa karamihan ng lugar yung mga ayuda. So kung babalik, kung hahayaan natin ito ipagpatuloy mga ilang araw pa, nag-umpisa na po kasi yung mga looting. So syempre hindi natin masisisi natin mga kababayan ng sort of sign of desperation. Kung nakikita nyo po sa slides ninyo, yan mga iilang lugar, yan sa General Luna. Ang nag-clearing na ho dyan ay mga owners mismo, yung mga nasa community. Hindi pa po natin nakikita siguro yung mga frontliners na tinatawag dahil sila din mismo ay biktima. Pero sana ngayon ay nagpakita na sila. Talagang halos 88% ang damage doon. Mm-hmm. Sec, was it the first time na nagkaroon ng ganitong experience po ang Siargao, yung ganito katinding bagyo? Actually, hindi. Talagang dinadaanan ang Siargao on Eastern Seaboard. Noong mga last 10 years lang, 15 years, parang umaangat siya, no? But lately, like itong Odette, last naming recollection doon ay yung typhoon ni Tang in 1984. Ako mismo, na-experience ko yun hanggang ngayon. Ang mga kababayan natin sa Siargao, laging yun ang sukatan. So kung may bagyong parating, laging tanong, kasing lakas ba to ng typhoon ni Tang? Kasi parang laging ganun yung basis namin. Mm-hmm. So nangyari na to, yung typhoon ni Tang remains to be one of the most destructive. Halos 2,000 ang namatay noong 1984. Kaya hindi pa rin to naaalis sa alaala ng namin. Mm-hmm. Yun. Kasi po, yun nga, naging kapansin-pansin in recent years, ano, na yung Mindanao, isa na po siya ano, sa mga nakaka-experience at hardly hit na mga bagyong dumating sa atin. Especially the latter part of the years, parang every year yata, may mga ganitong malalakas sa bagyo na dumadating. Since you're ano po, former vice chairperson po ng Climate Change Commission, alam namin na malapit sa puso ninyo itong isyong ito at sa programa ninyo dito sa amin noon na klima ng pagbabago, na pag-uusapan na natin itong pwedeng maging epekto ng pagbabago sa klima. Oo, tama. At dapat talaga bigyan na to ng pansin. Hindi na po natin pwede ipansantabi na lang yung, lalo na yung mga natutunan natin sa programa. Ano po? Meron na po kasi namang mga studies na ginawa. Kahit yan sa Siargao, yung tinatawag na vulnerability assessment, kung saan na-identify yung mga areas na prone not only to flooding, but so also areas kung saan prone to disaster, especially times of typhoons. Mm-hmm. Other than that, yung mga, siyempre yung building materials, isa sa mga tanong sa akin, paano yan? Isa sa rason kung bakit popular ang Siargao is yung island vibe na tinatawag.
yung mga structure doon ay gawa sa mga kahoy at mga nipa na tinatawag, part yun yung feel. Eh kung mag-iiba nga naman yung mga disenyo nila, baka hindi na maibalik yung main reason or isa sa mga malaking dahilan kung bakit pinupuntahan siya. So isa yan sa mga dapat tingnan sa mga susunod na panahon as we try to build back, is we have to incorporate yung mga result ng studies na naisagawa na. Para naman kung meron po tayong, sa nung nandun pa ako sa Climate Change Commission po, ay pinonduhan namin yung tinatawag na Siargao Climate Field School for Fisher Folks and Fish and Farmers para turuan sila ng mga panibagong paraan para tugunan ang pagbabago ng klima. Dahil isa lamang itong mga bagyo sa epekto ng pagbabago ng klima, meron din drought. So maaaring sa susunod na panahon, hindi lang bagyo ang iisipin namin, kundi na rin ang tagduyot sa tubig. Isa sa rason kaya wala kaming tubig doon, Miss Weng, is yung ang talagang main source ng water sa Siargao ay tubig ulan. Mm-hmm. Wala kaming water distribution, wala kaming co-opa doon. We rely on deep well. So it's that's why nakikita mo na ngayon kung pag the moment na wala na yung na nangyari na tong bagyo, naubos yung mga tinatawag na mineral water, na bottled water, wala nang ibang source. Mm-hmm. So kung nakikita nyo dyan sa video na pinapakita, maaaring sa panahon ng bagyo, mahaluan din ng dumi. Kaya bukas, pabalik po ako, sana hindi makancel yung flights. May dala po kaming mga purification tablets sa tinatawag, tsaka water filtration system, para naman magamit siya at magamit na rin yung mga tubig na kung meron pa doon sa lugar. And alam natin, may bagong report, sana hindi na matuloy. May low pressure area na naman. Yun nga po yung sinasabi na medyo malakas din. Oh, kaya nga. So siguro iniisip ko kung na lagpasan namin ang Odette, maaaring malalagpasin naman namin in terms of lives lost. Kasi kung meron mang kakaibahan, yung landa levels ito in terms ng destruction ng establishment, no, na infrastructure. Pero hindi siya yung landa levels in terms of loss of lives, kasi nangyari siya ng hapon at walang storm surge. Kumbaga, nakikita ng mga tao habang nandun sila kung saan posibleng babagsak yung mga bumabagsak ng mga kanilang mga bubong or may lumilipad man na mga yero, na hindi naman actually problema sa Siargao o lalo na dun sa ibang areas dahil puro nipa naman. Kaya lang, syempre, habang tinitingnan natin to at parating na naman yung isang LPA, yun nga, isa ng dasal, mga maintig na dasal para hindi na matuloy sana ito. Speaking of pagbangon kasi, Seke, may projections ba kung if ever man, gaano katagal po bago makabalik ang Siargao dun sa situation niya prior to Odette? Isa lang siguro para, yan ang hirap sa bagyo eh. Lahat ng mga success mo economically, locally, sa isang bagyo lang, reverse. Wash out lahat, ano? Parang reverse. So, kumbaga, tuwing binabagyo, ulit-ulit. My assessment there, the resiliency of the Filipinos, especially mga kababayan ko, is there. But building back in terms of local recovery, economic local recovery, 6 months to a year, that will be considered very lucky. Mm-hmm. Ayun. Pero yung as far as awareness po ng mga kababayan natin dun sa mga naging yung epekto ng pagbabago sa klima, sa tingin niyo kailangan pa po bang maipush para mas maging handa pa tayo in the future? Definitely, hindi lang push, paulit-ulit. Alam mo yung pag may kanta ka kahit ayaw mo, pero pag paulit-ulit na may memorize mo. Parang reinforced theory. So kumbaga yung Yolanda, fresh pa sa akin since I was still in the commission. I was head in the commission when it happened in 2013. So kailangan lang maging matyaga, lalo na yung mga local governments, ng paulit na pagsasabi na mga ganitong sakuna ay maaaring makaka
you know, magdudulot ng kahirapan sa atin ng paulit-ulit. Hindi naman gaanong kayaman ang Siargao maliban na sikat yung kanyang tourist destination. Hindi naman nawala yung major tourist attraction doon. Nandun pa naman yung dagat, nandun pa naman yung mga major attraction. Pero syempre, do you have to give, if you want to bring in the tourist, to bring in the money so that you have more revenue, which is the main source of revenue in Siargao right now, which is tourism, kailangan mag-build talaga tayo ng mga facilities na magbibigay naman ng sense of safety sa lalo na sa mga visitors natin. At the same time, infrastructure tulad ng water system distribution na maayos. And then at the same time, if we are able to put electricity supply na cable instead of the poste, then that will obviously, even if it's more expensive and difficult, siguro dapat lang nabigyan natin ng more investment kasi mas long term naman yung impact nito. Hindi talaga tulad ngayon, mahulog lang yung 2-3 poste. Wala ng kuryente. So yun ang mga observations ko, and I actually made this known to the local co-op. They said they need more investment on that, and because of what happened and the popularity of Siargao, I don't think it would be very hard for us to get investors to help in the layout of pipes that will allow this electricity cable to be underground instead of nasa poste. Mm-hmm. Yan. Sek, baka do you have any message or any information that you wanted to share with our televiewers and our listeners? The floor is yours po. Thank you. Tomorrow, sana matuloy yung flight. At pag natuloy, I'll try to make an update on my Facebook page, on maybe Miss Wang, you can share it. I can share it with you directly. Mm-hmm. I have a sat phone to inform loved ones and then inform them on areas, for example, in the municipality of Burgos and Santa Monica, and because there are 9 municipalities in the island. I can give updates on the situation there. Kasi as of today, low yung casualty count, but we don't know kasi the information can't be validated. So we'll try to give you information, at least man lang mapanatag yung mga kapamilya na wala doon, na nasa ibang bansa, nandito sa Maynila at sa ibang bahagi ng Pilipinas. Kahit man lang doon lang mapanatag sila, and I'll try my best to give that information. At sa mga nag-aalala sa ayuda, meron na pong padating, may 2 barko na privately supported, darating na po doon. We'll try to coordinate with the local government kung sinong pwede makapag-distribute, but definitely help is on its way. Mm-hmm. And if there's mga messages na naiparating sa inyo, sekano, through their writings or any way na para iparating sa pamilya nila na they are safe, pwede po ninyong i-course din sa amin para maipost din namin doon sa mga social media accounts din po ng Net25 at Eagle Broadcasting. I would appreciate it kasi nagdala nga ako ng, when dumating ako doon, kahit hindi ko kilala, kinuha ko yung mga numbers ng mga kamag-anak nila at natawagan ko naman yung karamihan. Yung iba hindi lang sumugot, isa o dalawa, pero I think I made 100 calls as soon as I got back, and I was able to get in touch with them, most of them, and they're so happy to know that their children or kids are okay and their cousins are okay. And yun lang, malaki na ang naitulong, at malaki rin pasasalamat ko na nagkaroon ako ng pagkakataong pumunta doon kaagad. Yan, and any help po na kailangan ninyo na iparating through media, we offer our network para maiparating yung mga ganyang impormasyon sa mga kababayan po natin. Well, thank you very much, at sana maituloy ulit natin yung programa natin, Klima ng Pagbabago, mm-hmm. dahil malaki po ito na source of information sa ating mga kababayan. Ayan, sige. Thank you so much po, Sek. Thank you. Si former Secretary Lucille Sering, dati po siyang vice chairperson ng Climate Change Commission, ang ating nakabalitalakayan.